Tinutugis is na ang anim pang suspect sa likod ng pananambang sa isang photojournalist sa Quezon City. Napagalaman ding dati palang kapitan ng barangay ang mastermind ng krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ito ang getaway vehicle na ginamit ng mga suspect sa pamamaril sa photojournalist ng Remate Online na si Joshua Abiad noong June 29 sa Quezon City. Na-recover ng QC Police District ang silver sedan na yan sa Nueva Ecija kagabi mula sa misis ng isa sa mga suspect na pinaghahanap pa rin ngayon. Iba na ang plate number ng sasakyan pero kumpirmadong ito ang ginamit sa pananamba. Inamin niya ng gunman na si Eduardo Almario Legaspi alias Bingbong na naaresto noong Biyernes. Bukod sa getaway vehicle, isa sa ilalim sa forensic examination ang jacket ng gunman na na-recover din ng mga otoridad. They look like a well-financed organization, isipin mo naman. Isang kotse, dalawang motor ang ginamit with 5 people. Na-inquest na sa reklamong frustrated murder ang suspect pero anim na iba pa ang tinutugis ng QCPD. Kabilang dyan ang itinuturong utak ng pagpaslang na naunang ikinanta ng gunman. Hindi pa pinapangalanan ang mastermind na nasa 40 to 50 years old at dating barangay chairman sa Pasay at sangkot umano sa illegal na droga. Posibleng pinag-initan daw si Abya dahil sa akalang siya ang nagsisiwalat sa racket ni Ka. Ex-barangay chairman, may record sa NBI na nahuli na previously for drugs din. Galit sa kanya ang mastermind dahil sa kanyang trabaho. 100,000 pesos umano ang bayad ni Kap sa Gun for Hire Group. Kwento ng suspect na si alias Bingbong aabot sa 15,000 ang hatian nila sa pagtumba kay Abiat. Dahil sa pagkakaaresto ng isa sa mga suspect, itinuturing na raw ng QCPD na case solve ang krimen. Yan ay kahit tuloy ang pagtugis sa mga suspect at sa mastermind. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang kapatid ni Abiad na kasama sa loob ng SUV nang mangyari ang ambush pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Nagpapagaling na ito mula sa mga tama ng bala sa kanyang braso, dibdib, leeg at panga. Ang hipag naman ni Abiad, labis pa rin ang paghihinagpis dahil kasama sa mga nasawi sa pananambang ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Pauwi na po kami, malapit na po kami sa bahay. Kala ko may pumuputok lang. Tapos narinig ko yung asawa ko na umaaray na siya. Yung anak ko pa, napuruhan talaga. Hustisya ngayon ang sigaw ng pamilya Abiad. Dapat tumuko na siya kasi alam na naman yung identity niya para mabigyan kami ng katarungan po para sa ikatatahimik ng lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.